Guys, magandang araw sa ating lahat. Sa video kong ito, ipapakita ko na naman sa inyo kung paano gumawa ng extension cord with trigang outlet. So, ito yung extension cord with trigang outlet. Ito yung mga kailangang gamit nyo. Ito, trigang outlet. Tapos, male plug. Then, flat cord number 16, Phillips screw, side cutter, long nose, at ang panghuli ay yung multi-tester natin. Yan. So, umpisa na natin guys. Tatanggalin nyo lang yung screw nito. Ayan. So, ito na siya. So, ang gagawin natin dito, luwagan natin to or tatanggalin. So, yan guys. Tinanggal na, tanggal na yung mga screw. Next naman natin gagawin ay itong flat cord. Papantay lang natin ito yung dulo nya. After nyan, sukat muna natin dito. So dito natin yan ipapasok yung wire. So yan, sukat muna natin, sobrahan natin yan. Yan. So, hiwalay natin to. After nyo mahiwalay, sukat natin ulit. Kulang pa siya guys. Teka na. So, so yan na. Next naman natin gagawin dito ay ito siya guys. Balatan natin to, kabilaan. Iwalay mo lang yung pinakabalat niya. Yan. Ganun din sa kabila. So, ganyan. Next naman yung gagawin dito guys ay hatiin natin to. Medyo kulang pa siya. Taasan natin. Yan. Hatiin natin to sa dalawa para dito natin isuksok yung screw natin. Ayan. Pasok nyo lang to guys. Ayan. So yan. Tsaka rin tong isa. So, after nyong masuksok, guys, ilagay na natin to dito. Yan. I-scroll na natin.
Kailangan guys, hindi nakalabas yung copper dito. Ayan. Para safe tayo. Una natin. So yan na guys. Yung hitsura sa una nating gawa. Dito naman natin dito sa pangalawa. So ganun lang din yung gagawin nyo. Paghihiwalayin lang tong balat niya. Gamit tayo ng lungnos. Suwatiin nyo lang to guys. Tsaka itong sa kabila. Pasok natin yung screw. Higpitan na natin to. Tapos ito, higpitan natin yan. Yan, ikutin natin para humigpit siya. Tapos dito naman sa kabilang side. Tapos higpitan nyo guys, ikutin nyo lang to. So after nyo higpitan, putulin nyo na yung sobra. Yan. So yan guys. So ganyan yung magiging hitsura niya. So next naman natin gagawin ay kakabit na natin yung cover. So yan guys, tapos na yung ating outlet. Susunod naman natin gagawin ay yung mail plug niya. Kakabit naman natin to dito. So, tanggalin nyo lang to. So, paghiwalayin nyo lang tong dalawa, yan. Ipantay lang yung pagbabalat nyo guys dito. Ayan. After nyan, hatiin nyo to. Tanggalin mo natin yung screw. Tapos ikutin natin ito para humigpit siya.
Ito rin sa kabila. Tiin muna natin. Lagay muna natin yan, yan. Natanggal. Yan. Higpitan na natin. So, ito yung mahigpit yan. Ibutin nyo lang to para mahigpit siya. Next naman itong kabilang side. So, ganyan yung magiging hitsura niya. So, ang gagawin naman natin dito, yung sobra dito, ay puputulin natin. So, yan guys. Next, lalagay natin yung cover. Yan guys, okay na, naikabit na natin. So next naman natin gagawin ay gagamit tayo dito ng multi-tester para may check natin kung wala ba siyang short circuit. So ito yung multi-tester natin. So isit nyo lang sa times 10 yung tester nyo. Yan. Tapos check natin kung gumagana. Yan, okay siya. So dito check na natin kung may short circuit ba yung dalawang ano natin, yung butas nung outlet natin. So ganito lang yan. So nakita nyo guys, wala siyang reading. So ibig sabihin wala siyang short circuit. So yan. So okay siya. Ito naman. So wala siyang short circuit. So next naman natin gagawin ay yung continuity niya. Yan. So dito lang yan. Lagay nyo lang dito. Tapos dito sa kabila. So pagka hindi siya, wala siyang continuity. So hindi siya yung connection. Hindi ito yung connection niya dito. So dito sa kabila naman. Yan. So okay siya. Wala siyang, walang putol yung wire natin. Yan. Ito naman sa kabila. So yan, okay siya. So okay yung gawa natin ng extension cord with 3 gang outlet. So ganyan lang yung paggawa ng extension cord guys. So kung may katanungan man kayo o suggestion sa ginawa kong video, paki-comment down below po para pag-usapan po natin yan. So guys, maraming salamat po.